Alam mo yan? Okay na sila guys! Woo! 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 Pasalubong ka! Kaya na kita utang! Eh! Saan ka na? Sana on. Yeah, no? Eh, uwi ka na dun? Ingat ah! Ingat, ingat! Good morning sa inyo lahat guys! Ngayon, yung barko namin is nasa Chiba, Japan. At nagdi-discharging kami ngayon ng iron ore na pellet type. Sa video na to guys, i-share ko sa inyo yung mga duties and responsibilities na ginagawa ko as ordinary seaman sa puerto. Tara guys! Guys, ngayon naglalakad ako papunta ng forward station. So yung kargada pala namin guys na dinidischarging is yung sabi ko kanina, yung iron ore na pellet type. Ito yung sinasabi ko guys. Tingnan nyo. Yan siya guys. Iron ore siya na pellet type. May iba't ibang klase ng iron ore guys. So ito yung aming kargada, hindi siya masyado malikabok guys. Ayan. Hey guys, ito yung forecastle namin guys. Ingat na ako guys. So ayan guys, ito yung aming mga mooring lines. So pinaka main objective ko dito guys is babantayan ko yung mooring lines. Kasi dalawa lang naman yan guys eh. Kasi yung barko umaakyat tsaka bumababa siya sa tubig. So yung tendency ng mga lubid is kung dito guys sa tendency is magtitisa siya or higpit siya. Ayan guys. Ito yung aming apat na headlines. So yung objective mo or yung pinaka main goal mo is
hindi ka maputulan ng lupit. So ayan guys, bale dito sa duty ko, yung duty ko kasi ngayon is 8 to 12, so every 30 minutes ako nag-check ng lupit. So ang sinecheck kong lupit guys, bale ano siya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 na lupit lahat, 4 na headlines. Tapos ayun, nandito guys is yung breast line. Yan. So ito guys, medyo hindi ko ito tinitisan na maigi kasi madali siyang humigpit kasi nagdi-discharging kami. Maangat yung proha namin guys, maangat siya sa tubig kaya madali siyang tumisa. So ayan guys, and also kinikip namin or tinitingnan namin yung mga rat guards na dapat hindi yan matanggal guys. Yan guys, yan yung mga rat guards, yan yung para hindi makasampa sa barko yung mga daga. Literal talaga na rat guard yan guys. Yan guys. Guys, puntahan ko yung spring line, i-check ko din. Additional nga pala guys, ito yung nakita nyo parang tela dito. Tawag dito guys is hawser protector. Kasi guys, yung lubid kumikis-kis sa gilid ng barko, ayan. Yung pinaka-purpose niya is para hindi yung lubid yung kikis-kis. Siya yung kikis-kis guys, ayan. So ina-adjust din namin yan guys, para palagi siya in place. So pupuntahan ko muna yung string line at i-check ko. Bali, malamig nga pala dito ngayon guys sa Chiba. Siguro mga nasa 15 degrees. Kasi lamig sa Baguio guys. So yung string line pala dito sa barko ko guys, nakahiwalay siya, hindi siya nasa forward part ng barko. Dito siya sa pagitan ng number 2 tsaka number 1 na cargo hold guys. Ayan. So ito yung spring line guys. Kadalasan sinicheck ko siya visually lang, at minsan ginaganito ko siya guys. Yan, mapipil mo yung tension. So ayan guys, meron din siyang hawser protector. At syempre i-check din natin yung rat guards kung nakalagay pa ba. Ayan guys, yan pa naman yung rat guard. Okay pa naman, okay pa naman yung tension guys. Ayos. Sa papala guys, dito bago ka, halimbawa bago ka mag bibira or bago ka mag i-slack ng lubid, is ipapaalam pa sa duty officer kasi guys kailangan nila malaman yun, para kung sakali man may magkaberya, eh alam nila na nag-adjust ka. So ayan guys, konting trivia lang naman. Yung headlines guys, ang purpose niya is to keep the vessel alongside, or siya yung parang nagpapadikit sa barko sa port para hindi lumayo yung barko sa port. Kasi pag yung barko lumayo sa jetty or sa port, ang tendency nun guys is maputol yung lahat ng lubid mo. And next, spring line naman, ito yung nagkukontrol sa fore and aft movement ng barko guys, or sa Tagalog ito yung nagkukontrol sa atras abante ng barko guys. So halimbawa kung yung forward spring line is ihibap mo or titisahan mo, yung barko is pupunta
or papaling or aatras siya, guys. And vice versa, yung top spring line, pag tinisahan mo siya, bale yung barko is abante. So yun lang naman, guys. Yun yung mga purpose na ating mga linya dito. So yun, guys, ito yung aming hatch cover side, guys. Yan. Ito yung aming hatch cover side. Ito yung cargo hold na buo. Yan. So ito yung aming kargada, guys. Para siyang Milo, diba? Pero ano talaga siya? Iron ore na credit type. Ito siya, guys. Ito lang itapos. So, bali pala, guys, pag natapos yung discharging dito sa, alabawa, natapos dito sa number 2, bali ang gagawin ko is, i-air blow ko itong part na to, guys. Ayan. I-air blow ko yan. Kasi dapat, bago isara yung bodega, dapat walang tira dyan ng mga kargada, guys. Kasi, yan yung daanan ng tubig pag umuulan. Dapat hindi yan na para, guys. So, yun yung isa ko pang duties. Tsaka responsibilities. Then, in-air blowan ko to, guys. At tsaka, gano'n nyo. Ayan, guys. Ang tawag dito, guys, is yung touchpad. Ayan. Touchpad siya. So, pag sinara mo yung bodega, yun, yung hatch cover, dito, parang dito kikis-kis yung pinakailalim nun, guys. So, isa ko pang duties is grinagrasahan ko to bago isara yung hatch cover, guys. So, yung grasa andun na naka-prepare na, tsaka yung mga gamit ko pang airblow. So, ipapakita sa inyo mamaya, guys. So, yun, guys, yung dalawa kong ginagawa pa bago isara yung hatch cover. So, isa pa pala, guys. So, ngayon nakita nyo, medyo maganda yung panahon. Ayan. Medyo makulimlim lang pero hindi umulan. So, in case, guys, na umulan, bali, isasara namin yung hatch cover. Kasi, mahirap pag madaming papasok na tubig sa ating cargo hold, guys. So, mapupuno yung bilge na tinatawag, guys. So, yung bilge, guys, ito yung parang tangke na kung saan pumapasok yung mga tubig ulan na na-accumulate ng ating cargo hold. So, ayun, guys. Sinasara namin yan kapag ulan. Pero may mga ibang shipmate na hindi na nila pinapasara. Masipag silang mag-discharge ng tubig mula sa tangke, guys. So, yun lang naman, guys. At isa pa pala, guys. Isa pang tinitingnan ko dito is yung sa may seaside. Kasi, yan, guys. Sa ibang puerto, may mga pirata, guys. May mga magdanakaw. Bale, tinitingnan ko dito, guys. Sinasama ko to sa aking pag-ibot. So, hindi lang yan. Siyempre, tinitingnan ko din kung may oil spill ba. Or may natapon bang oil sa dagat, guys. Kasi, hindi kami nakaunang nakakita nun at nakita ng mga port authorities. Madi-detain kami, guys. So, ayun, dapat nakabantay ka talaga, guys, ng maigi. So, yun lang naman, guys. Ayun, guys, sa duty ko, pre-prepare ko na din yung mga gagamitin ko mamaya para mag-air blow at saka para mag-grasa ng touchpad. So, ito, guys, pakita ko sa inyo. Ito yung aming pang-grasa, guys. Yan, hindi madilim, guys. Yan. Ito yung aming pinanggagrasa. Yan. May roller na din, saka may brush.
naka-prepare na to lagi guys pag nagka-cargo operation kasi para pag anytime matapos yung kargada is ready na. So ito naman, ito yung hose na ginagamit ko. Yan guys, ito. Ito yung hose na ginagamit ko pag nag-airblow ako doon na sinabi ko kanina sa hatch cover site dun sa may kuming. Ayan. Tsaka kinukonnect ko siya dito sa DIY na. Ayan guys. Yun lang yung prepare ko kanina. Habang hindi pa masyadong busy. Ayan. So yun guys, yun lang naman lahat ng mga ginagawa ko sa puerto. At yun yung mga duties and responsibilities ko. So hindi ko lahat na, siguro hindi ko lahat nasama doon, may iba pa akong ginagawa. Pero sana nakatulong sa mga aspiring na gusto maging ordinary seaman. And ulitin ko guys, sana pag napanood yung video ko is mag-subscribe kayo and please click the notification bell button at pa-share na din guys. So yun lang guys, salamat guys, sana nagustuhan nyo.